Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Magmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyovisyon! Thanks God, it's Friday! Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. San man kayo naroon, anuman ang iyong ginagawa sa mga oras na ito, minsan pa samahan ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Biyernes. Huling Biyernes sa buwan ng Hulyo, 29, 2016. At makakaagapay pa rin natin sa ating PTV4 Tele Studio ang ating pong kabalikat, Mr. Audrey Gorisetta. Mr. Audrey, magandang Friday morning. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng Antipolo City, the girl with a dimple in every smile. Okay. My co-anchor lady, Miss Zarina La Porcelana Los Suegro. Miss Zarina, good morning. Yes, good morning, Kap Francis. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po na isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan na may init na isyo dito sa ating bansa. Live po kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. At kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0922-358-2679. Very good. At ang inyong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating weekend presentation. Kalakip ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan, paghimay sa ilang mainit na usapin na nakaguhit sa ilang ating mga pahayagang pangumaga, and of course, ang ating pong talakayan sa ating hapag ng talastasan. At para sa kapakanan ng ating mga listeners sa DZRB, Radyo ng Bayan 738 on your dial, kami po ay masusubaybayan nyo rin sa 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at worldwide sa pamagitan ng audio streaming. At para po naman sa ating mga texters, again, huwag pong kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses sa lahat ng mga mensaheng ipadadala nyo. In fairness, baka hindi mabasa nila Porcelana ang mga mensaheng yung walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. Mm-hmm. Again, a beautiful weekend ahead of Yay! Us, Larina. Good morning, Kap Francis. Congratulations. Yay, nakakompleto ka ng 1 week. Why are you dressing? Baba. Bakit mo ako tinititigan ng masama? Hindi. Okay, natutuwa samantala, ako. Kagyat, na pupuntahan muna natin. Yes. Alamin na natin itong mainit na usap-usapan, lalo na sa mga social media. Lumabas na ito eh. At usap-usapan na rin sa lahat ng mga sektor. Itong pangyayari sa Quiapo. Ito yung pamamaril po sa isang siklista. Oo. Nagkagit-gitan lang yung kotse at saka yung bisikleta. Nag-away muna, no? Nagpambuno muna. Pagkatapos, nung natalo yata, yung... Lalo uminit yung ulo. Kotse, uminit ang ulo, bumalik sa kotse, kinuambare, pang. Alamin natin, anong pananaw ng ating public attorney's office at kakawing na natin sa ating linya ng komunikasyon. Ang ating buting chief, Madam Persida Rowetta Acosta. Madam Persida, magandang morning. Magandang umaga po sa inyo at sa ating lahat. At kahapon nga po, nagpapasalamat ako kay Ms. Elena Empas ng PTV4 sapagkat tinawagan po ako para matulungan itong pamilya ng naulila nitong si Maki, no, yung siklista. Opo. So ang punto dyan ay
nakausap po natin si General Benjamin Magalong, ang OIT Operations, at siya po ay nakausap din niya ang ina nitong si Maki, at tinangako po ng PNP na sila po ay nasasagawa ng manhunt operation. Okay. So, kailangan po magkano'ng... Alam po namin na medyo naglabas yata ng atas ang kwerpo ng kapulisan na winawanted na siya, dead or alive. Is that true, Madam Persida? Kasi nga po, hindi siya sumusuko eh. Nananawagan ng ating kapulisan. Pag ganyan talaga ho yan, ay kasi kitang-kita nyo, aba ay siya ang unang nanuntok. O, diba? Tapos, medyo peace na. Tapos na, makay sa kotse. Akala nitong si Maki pa, ano na. Base sa video, no, napanood din po natin, tapos na, yun pala, ay kukuha ng baril at siya ay papatayin ng walang awa. At may isa ring... bata pa na nahagip ng stray bullet. At yan na scholar ni Mayor Erap Estrada sa Maynila. Scholar ho yan eh. At hindi ho makakapasok ngayon dahil maselang organ ang tinamaan sa kanyang piano. So, matitigil sa pag-aaral. At ayun, critical pa rin. So, sa puntong ito ay makikita natin na hindi homicide lang to eh. Dahil tapos na yung tuntukan eh. Tapos na yung away. Pagkatapos ay pinatay na talagang siya armado. Ito naman isa walang armas, kundi yung kanyang backpack at yung kanyang bisikleta. O wala naman siyang baril, walang patalin, itong isa. So sa puntong yan ay pasok na pasok sa murder ito para sa amin. Well, bilang isang reservist, Madam Persida, talaga bang may poder siya na magdala ng baril at any time, at any given situation? Depende ho yan. Kung may PTC siya, kung meron siyang authority or permit to carry a license outside its residence, kung wala po, ay ibang usapan din ho yan. So, kailan meron siyang, nagdaan siya sa Akrame, yung LTAP, o yan, nag-ano siya dyan. Ay kung wala, ay di, kaso pa rin siya ng illegal possession of firearm. So, ang punto doon ay makikita natin na talagang sadyang kailangan ang mga CCTV. Nakatulong po yung mga CCTV sa barangay. At yung social media nakakatulong para malaman ng gobyerno kung ano din talaga nangyayari at kaganapan. Right, opo. So, opo, at yung nangyari kay Rolito Guyan eh, di ba? Oo, yung siksikan sa parking lang. Parking lang yon. Parang nagkasalubong. Yun ang nangyari doon, tapos pinatay na yung si Mr. Maguan. So talagang ito ay, kumbaga ay sana'y naging aral na yung nakaraan sa lahat. Para hindi na paulit-ulit. Abay, dapat safe po tayo naglalakbay, lalo ngayon. Na yung batang yan, ay yung biktima, si Maki, ay nagkukonserve ng energy. Salit na magkotse at may gasolina, ay di bisikleta. Sa Japan, ganyan eh. Puro bisikleta eh. So sa puntong yan, dapat extra care din ang mga motorista sa mga nagbibisikleta. Dahil kung magkaroon ganyan problema, hindi naman dahilan para patayin mo, okay, tukin mo. Yes, okay, Atty. Pero speaking of yung paggamit ng bisikleta, do we have enough na law para protektahan itong mga siklista natin? Parang wala ano, aapply lang yung mga mga law na yun nga, yung murder, yung kumbaga yung mga batas sa physical injuries at yung reckless imprudence resulting sa homicide or ayan, ganyan. Pero hindi reckless imprudence to eh, kitang-kita mo intensyong patayin eh nung oras na yun eh. Parang inis na inis siya, galit na galit siya. At kung siya naman ay tao na na matino, eh bakit naman konting bagay lang ipapatayin mo? O konting abirya lang, bubunot ka ng baril. Hindi po, kasi kaya, Madam Persida, natalo siya sa suntukan. Oo, hindi niya kinaya. Hindi ba ang payat? Hindi niya akalain na matatalo siya. Di ba reservist? Reservist pa man din siya. Ang ganda pa ng katawan. Ang tikas-tikas niya. Saka, Tony, may kasama sa sasakyan eh. Na-identify na. Parang meron, kasi may sinatanaw si Maki doon sa loob eh. Di ba? May nakausap. Pero... lilitaw yan, lilitaw, kasi meron isang malinaw na CCTV at kahapon ang NDRM ng Manila ay nagkataong aktibong nagtatrabaho sa City Hall yung nanay, no? So ang punto doon ay sabi ko kahapon doon sa opisyal ng Lusog ng Manila, ikuloy niya na agad, i-consolidate na lahat ng evidence, wag na mag pabukas-bukas. So nakasampa na po yung formal na kaso laban diyan. Mamayang hapon po ay sasamahan natin at ang mga senior pa-lawyers natin, ang pamilya, para po personal na pumunta sa MPD. Yan, opo. Okay, bago, opo. Madam Persida, meron pong biglang nag-text dito kagad. Good morning po, sir at attorney. Ask po kami ng help regarding sa pagkatok ng mga PNP sa watch list nila.
kahit mga inosente na sa listahan nila. Hindi po ba malinaw ang SOP? Salamat po. Ito po, ang ating kapulisan ay nagsasagawa ng talagang verifikasyon. At doon sa mga report at sa mga sumbong ay bine-verify muna po yan. Ngayon, kung kakatok po sa inyo, ay pwede po kayong tumawag sa ating hotline para po matulungan din namin kayo kung kayo'y kinakatok. Ayun, okay. Ating hotline, 929-9436. 929-9426. 36. 36, okay. 929-9436. Ayan. Maingat po kayo, maingat po mga pulisyan dahil kailangan talagang verify dahil mananagot po sila dahil handa rin ang General Ronaldo de la Rosa na kasuhan kung may pulis na lalabag sa manual on operations nila. Kasi kawawa naman po kung madidiscrash siya because of mistaken identity, Madam Persida. Opo, opo. Kaya ako ay nagpahayag sa pagtatanong ng media, ano ba tong mga ito? Kasi sinabi ko na nga tatlong klase yan eh. Una, legitimate operation. Ikalawa, pag grab out, ay mananagot ang pulis. Legitimate operation, absuelto ang pulis. Fulfillment of duty. Pangatlo, yung paglilikida ng mga sindikato. So ang punto dyan, yung mga sindikato, dinadivert ang atensyon at ng taong bayan para masupress yung campaign against drugs. At makikita natin, hindi pulis na lihitin mo yung gumagawa nung binabalot ng packing tape. Pagkatapos makikita lang, patay na sa kalsada o sa ilong o sa likod ng school. Bahagi ng paglikida ng mga sindikato. Okay. O, dahil sa polis, makikita mo, actual na naghahabulan yan eh. Yan ang legitimate operation. Yun po yun. Okay, Madam Persida, maraming salamat sa inyong oras and please keep us posted on any developments po, ma'am. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Okay, Madam Persida Rueda Acosta ng Public Attorney's Office. Tuloy-tuloy na tayo at sa puntong ito, Zarina. Ang ating words of wisdom yes, for today. Yes, ang ating words of wisdom ngayon. Medyo Friday dahan-dahan. Morning. Oo, kasi medyo maikli pala ito ngayon. Maikling, maikli lang ito. Faith is the bird that sings while it is yet dark. Wow, medyo mabigat yan. Sa Tagalog. Medyo mabigat. Ang pananampalataya ay parang ibon na umaawit kahit madilim pa. Kay Max Lucado. Okay, salamat po, Mang Max. Ang pananampalataya ay parang ibon na umaawit kahit madilim pa. Naku, ibig sabihin eh, walang oras na hinihintay ang pananampalataya, parang ganon. Kay maliwanag, kay madilim pa, nariyan at ika nga'y nagbibigay sa atin ng giya. Mm-hmm. Kasi iba yung pananampalataya eh. Faith. Kahit ikaw ay nasa darkest moment mo of your life. Ito yung nag-iisang kahit paano yung ilaw mo or yan na ang gabay mo, kukuha ng attention mo. Diba? Yung pananampalataya. Doon na mabubuhay ikaw muli. Ay malalagpasan mo rin ang mga kadilimang yan. Katulad mo, dahil sa pananampalataya mo, talagang yes, yung madilim yan na pinagdadaanan mo. Singdilim ng damit po ngayon. Oo, dahil nakaitim ka, pero hindi ka naman nagluluksa. Swerte ka po. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 15 minutos at 5 segundos makalipas ang alas 6. Hindi ko lang alam kung alam ni Mami Rachel yan. At tayo po ay dadako na sa unang bulusok ng ating mga balita. Kasama natin si Ms. Jeng Margareo at Mr. Audrey Corisetta. Go! Narito na ang may inita balita dito sa Radyo Vision. Pangulo Rodrigo Duterte binisita ang mga sundalo sa Southern Luzon Command o SOLCOM. Mga OFW na biktima ng layoff at stranded sa Saudi Arabia, tumanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Labor and Employment. Miss Universe gaganapin sa Pilipinas sa susunod na taon. At plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na palakasin ang PTV4 at Radyo ng Bayan, suportado ng isang mambabatas. Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sundalo sa Camp Nakar sa Lucena City. Sinabi ng Pangulo na suporta niya ang hanay ng mga sundalo sa mga lehitimong mga operasyon nito. At bilang pampasaya sa mga ito, sinabi ni Pangulong Duterte na dadagdagan niya ang sahod ng mga sundalo. Subalit nagbabala naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa lahat ng unipermadong tauhan gaya ng pulis at militar laban sa pang-aabuso at katiwalian.
Nagbabala rin ng Pangulo sa New People's Army matapos mabalitaang inambush ng NPA ang tropa ng militar sa Davao del Norte. Hinamon ng Pangulo na magpakatotoo ang makakaliwang grupo kung nais talaga nitong magkaroon ng kapayapaan sa bansa. Samantala, hinikayat ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga lider ng lokal na pamahalaan na makipagtulungan sa kampanya ng gobyerno laban sa kriminalidad at illegal na droga. Inihiyag ito ng Pangulo sa kanyang oath-taking o sa oath-taking ng mga bagong opisyal ng League of Cities and Provinces sa Malacanang. Iginiit ng Pangulo na mahalaga ang koopresyon ng mga LGU upang mahinto ang talamak na opresyon ng droga sa mga barangay. Una nang nagbabala si Pangulong Duterte na mananagot ang mga leader ng mga barangay maging ang mga alkalde kung mananatiling mataas ang insidente ng illegal na droga sa kanilang mga lugar. Anya, bilang dating alkalde, alam dapat ng mga opisyal ang sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan. Samantala, aminado naman ang Pangulo na masanay siyang tawagin bilang mayor. Sa iba pang balita, tumanggap ng tig 26,000 piso mula sa Department of Labor and Employment ang bawat isa sa 11,000 overseas Filipino workers na biktima ng layoff at stranded ngayon sa Saudi Arabia bunsod ng pagbaba ng presyo ng langis. Personal na ibinigay ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang tulong pinansyal habang nasa Saudi Arabia noong Huwebes upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon ng mga OFW roon. Ayon kay ex-OFW Representative John Vertiz, isa sa mga kasama ni Bello sa Saudi Arabia, pansamantala lamang ang tulong pinansyal habang nilalakad nila ang mga papeles ng mga OFW upang makabalik na ng Pilipinas. Maglalabas umano ng 1 bilyong piso ang Department of Foreign Affairs para sa mass repatriation ng ating mga kababayan. Samantala, nakatakda namang magbigay ang dole ng cash benefit ngayong hapon sa mga dependent ng mga OFWs. Inanunsyo ng Department of Tourism na gagarapin sa Pilipinas ang Grand Coronation Night ng Miss Universe 2016 o 2017 sa susunod na taon. Kinumpirma ito ni Tourism Secretary Wanda Teo sa isang press conference. January 30, 2017 ang nakatakdang petsa ng Coronation Night. Ayon sa Kalihim, pribadong sektor ang gagastos para sa naturang event. Matatanda ang umuwi ng bansa si Miss Universe Pia Wurtzbach ngayong buwan upang talakayin kay Pangulong Rodrigo Duterte ang posibilidad ng pagdaraos ng Grand Coronation Night ng prestigyosong beauty pageant sa bansa. Pumayag naman ang Pangulo rito, subalit sinabing pribadong sektor dapat ang gumastos. Taong 1994 nang huling nag-host ng Miss Universe Grand Coronation Night ang Pilipinas. Samantala, handang tumulong ang Public Attorney's Office sa pag-iimbestiga at pagsasampa ng kaso laban sa suspect ng Quiapo Road Rage na si Von Tanto. Ayon kay PAO Chief Persida Acosta, pupunta sila ngayong araw sa Manila Police District upang himukin ang mga opisyal nito na bilisan ang pag-uusig kay Tanto. At kung maaari rin sa araw na iyon, ay masampahan ang kasong murder ang suspect. Idudulog naman ni Acosta sa Philippine National Police ang pagbibigay proteksyon sa naulilang pamilya ng siklistang si Mark Heralde. Lubos ang pasasalamat ng ina ng biktima na si Ginang Malu sa pagsusumikap ng pamahalaan na bigyang hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak. Ito naman pong gumawa nito, nanawagan din ako sa kanya na sumuko po siya. Para sa ganun ay yung batas ang maghari sa kanya dahil hahanapin din siya ng batas. Salamat po sa lahat ng suporta, pero sana po wag mauwi sa wala lahat ng nangyari. Kasi kung ito nagawa sa amin, magagawa rin sa iba. Sa iba pang balita, isinasapinal na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang memorandum na naglalayong bawasan ng kalahating porsyento ang kontraktualisasyon sa bansa bago matapos itong taon. Samantala, suportado naman ng Employers Confederation of the Philippines ang naturang hakbang ng DOLE. May report si Lala Babilonia.
Suportado ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP ang memorandum na itatalaga ni Labor Secretary Silvestre Bello upang mabawasan kahit na kalahating porsyento ang kontraktualisasyon sa bansa bago matapos itong taon. Ani Donald D. ng ECOP, kayang-kaya umano itong maabot. And in fact, we already indicated to the Secretary that ECOP will cooperate and be partners in this. We think that we can, that yung kanyang 50% is achievable. We will try to do even better for him. Ayon sa DOLE, isa sa pinal na nila ang memorandum upang mabawasan na ang ENDO o 555 kung saan ang manggagawa ay tumatanggap ng mas mababa sa itinakdang minimum wage at walang benepisyo tulad ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Sa naturang memorandum, aatasan ng mga regional office ng DOLE na linisin ang mga kumpanyang nagpapatupad ng ENDO. Ang ECOP umano, handang-handang makiisa sa DOLE. One of the things we will immediately institute is that we will ask all our members not to go into any service contract or not to enter into contract with any contractor unless they're registered with the DOLE. Sinuportahan din ng ECOP ang pahayag ni Bello na ang pagtuldok ng ENDO practice ay hindi nangangahulugang magkakaroon ng pagkawala ng hanap buhay. Gayunpaman, it's not loss of jobs. At the beginning, obviously, magkakaroon ng negative, magbababa, mag-i-increase ang unemployed. No? Kasi yung mga nakakakuha ng temporary jobs, wala na dahil napunta na sa nawala na yung practice of 555. Ang mas mahalaga umano, Ani D. But that's just statistics. The reality, however, is the other side is you have now more people in full employment and therefore having the benefits of the security of tenure and social services. Para sa PTV News, Lala Babilonia. Suportado ng isang mambabatas ang plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng isang malakas at maasahang public service broadcasting service. Sa regular na usaping balita press conference, sinabi ni Buhay Party List Representative Lito Atienza na napapanahon na upang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang himpilan ng gobyerno mula sa pasilidad hanggang sa mga empleyado nito. Sa unang State of the Nation address, hinikayat ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Kongreso na ipasang batas na bubuo sa People's Broadcasting Corporation o PBC na papalit sa People's Television 4 o PTV4. Layo nitong mapataas ang antas ng pagbabalita ng PBC Channel 4 kagaya sa mga media firm sa ibang bansa, taglay ang isang maayos at makatotohan ng pagbabalita. Bold sa Channel 4, kasama ding ma-upgrade ang Bureau of Broadcast Services o ang Radyo ng Bayan. Nauna nang napaulat ang pagbisita ng mga kinatawan ng British Broadcasting Corporation o BBC na siya ring magsasanay sa mga empleyado ng PTV4. Yes, susuportahan ko po talaga yung measure na ito sapagkat alam kong tama eh. Mabigyan ng mas maayos na sweldo ang ating mga kapatid na nagpapatakbo ng PTV4 o government station. Bigyan sila ng more budget for production. Bigyan sila ng better facilities, better equipment, better transmission. Makakompete na nga, if not even defeat all the other private networks. Para naman ma-inspire yung ating mga kababayan sa abroad at hindi nila puro negative na lang natin, hindi nila. Sa iba pang balita, hanggang sa unang araw na lang ng Setyembre, itinakda ng Civil Service Commission ang pagsusumite ng mga requirements para sa October 23 Paper and Pencil Career Service Examination. Nagpaalala naman si Civil Service Assistant Commissioner Ariel Ronquillo sa mga aplikante na habang maaga at hindi pa puno ang examination slots ay magpasa na ng kanilang requirements. Maliban na lang kung bago dumating yung September 1, napuno na yung mga slots, isasarado na yan. But it's until September 1. I think it's still ongoing as of the moment. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriceta. Balik muna sa inyo, Kaya Francis at Chovian.
Maraming salamat, Audrey Goriceta. 26 minutos na, 26 segundos makalipas ang alas 6 sa iyong cabinet, Zarina. Mm-hmm. Ito po, good morning, Ka Francis and Ma'am Zarina. And PTV4, Radyo ng Bayan. Lagi po kaming nanonood ng inyong programa salamat araw-araw. Po. Very informative. Pakigreet po ang Sayo family from Plaridel, Bulacan. Suki kami ng PTV4 at Radyo ng Bayan. Keep up the good news. God bless. Maraming salamat po. Thank you. Morning, Ma'am, Sir, and Sir Alan. Every morning, kami nanonood ng PTV Radio o Radyo Bisuan. More power, Bong Castro ng San Carlos City, Pangasinan. Maraming thank you salamat po. Po. Thank you po. Good morning, Ma'am, Sir. Greet ko lang po si Mama Nena na Papa Titong sa Talos from Nenets Cornelia of Banate. Maganda umaga po, Ma'am Zarina and Ka Francis. Ang galing yung dalawa. Idol namin kayo. Salamat po. Pakigreet po nila Cathy Bong Tingkang of Minglanilla, Cebu. Good morning, Miss Beautiful Zarina and Sir Francis. Thank you. Palagi ko pang nanonood at nakikinig na inyong programa. More power from Sabdani Family of Kaday, Ma'am Palam Patikul Sulu. Maraming salamat po. And last, good morning po, Ka Francis. Mabuhay sa programa nyo. Numero uno sa lahat ng taga-Sulu. We will support for the change that implemented by Duterte. Sana po mabigyan na kami ng tunay na pagbabago from Albasar Aradais ng Martires Polo Sulu. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Okay, magandang morning po. Greet ko lang mga kapatid ko, guardians, brothers. Mabuhay po tayong lahat, Kimar Omar ng Holo Sulu. Kulang sa training. Uy, nako. Teka. Ano ba ito? Ano, wala na, nawala na. Kulang sa training ang PTV. Private pala. Kulang sa training ang private na yan at wala siyang kwenta bilang isang kawal. Ang dapat sa kanya ay mawala sa mundo at magsama sila kay Satanas. Amen. Magandang umaga po sa inyo at mabuhay kayo. Salamat po, Verhil ng Cagayan de Oro City. Ka-Verhil, huwag po tayong gagamit ng mga mararahas. Kung pwede lang. Alam kong bukso ng damdamin yan eh. Oh, dahil siya men in uniform. Okay. Good morning po, Kuya. Greet ko lang ng birthday ang kapatid kong si Gina Labana. Nasa SOS Village sa Maribeles, Bataan. Pagbati galing kay Mars ng Tiambakan, Calbayog City. Good morning po sa inyo, Radyo Vision. Kayong aming good morning sa araw-araw. Bless na bless po ako sa bagong Presidente Duterte kasi hindi politika ang umiiral kundi totoong puso at pagmamahal ang umiiral sa kanyang administrasyon. Romy from Natin Mountain Province. Okay, samantala, paraanin natin ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin na natin, Ka Francis, ang Calbayog Radyo ng Bayan kasama si Jennifer Alegado. Maupay na aga, Jennifer, konektado ka. Maupay na aga, bumagsa ang napakaraming tao sa tanggapan ng COMELEC dito sa lungsod ng Calbayog, dalawang araw bagong itinilagang huling araw ng voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay City Election Officer Attorney Fidel Amacna, ang voters registration na nagsimula nitong Hulyo 15 ay magtatapos bukas Hulyo 30 at walang inilang extension ang COMELEC. Ayon pa kay Attorney Amacna, mas dumami ang pumila para magparisto ngayong Linggo kumpara sa unang mga araw ng voters registration dahil na rin sa hakot system na kalimitang nangyayari ilang araw o sa huling araw ng registration. Ayon pa sa City Election Officer, hinigpitan na rin nila ang screening ng mga documentary requirements dahilan na rin sa na-discovering may namimeke ng baptismal certificates o di kaya live birth certificates para lang makaparehistro. Samantala, humingi na rin ang pag-intindi si Atty. Amacna sa publiko dahilan sa walang kasiguruhan na lahat ng pipila ay makakaparehistro. Ayon sa kanya, tatlong computers lang ang ginagamit ng kanilang tanggapan para sa biometrics o data capturing. Idinagdag pa niya na hindi sapat ang 15 araw na voters registration para mapagsilbihan ang 157 barangay ng lungsod. Sa kabila nito, binabot ni Atty. Amacna na gagawin nila ang lahat ng nararapat para mapagsilbihan ang nagnanais na magparehistro. Nasa mahigit kumulang 11,000 inaasahang rehistro para sa sangguniang kabataan at nasa mahigit kumulang 5,000 naman ang target na rehistro para sa regular na mga botante dito sa lungsod ng Calbayog. Para sa Radyo Vision, Jennifer Sumagang Alegado ng Calbayog City, Samar, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jennifer Alegado. At mula po sa Calbayog Radyo ng Bayan, magtungo naman po tayo sa Iligan Radyo ng Bayan. Narito po si Biema Minyoza. Maayong buntag, Biema. Konektado ka. Maayong buntag. Nagpasalamat ang mahigit
daang potential at existing entrepreneur sa kanilang natutunan sa dinaluhang negosyo caravan kahapon, July 28, 2016 sa Crystal Inn, Iligan City. Ang negosyo caravan ay isinigawa ng Department of Trade and Industry, Lanao del Norte Provincial Office sa pakipagtulungan ng Philippine Center for Entrepreneurship upang gabayan at bigyan ng inspirasyon ang mga potential at existing entrepreneurs. Kabilang sa mga itinuro ay product development, paano maghanap ng business opportunities, at ang BBP at Small Business Corporation naman ay naglahad o nagpresenta ng kanilang financing program para sa micro, small and medium enterprises. Ipinayo ni Ginoong Vix Madlangbayan, isang negosyante at special program consultant ng Go Negosyo sa mga partisipante na huwag silang matakot mangarap dahil sa pangarap nagsisimula ang magandang buhay. Pero mas importante anya sa pangarap ang desisyon, kaya kailangang magdesisyon silang gumalaw para maabot ang pangarap. Idinagdag din ni Madlangbayan na huwag silang matakot na malugi dahil kung dahil yung malalaking negosyo ngayon ay ilang daang milyon pa ang natugi bago sila umasenso. Kung nalugi anya sa negosyo ay tratuhin lamang na ito ay isang efficiency. Inaaral nila anya ang negosyo nila kaya magkakamali at magkakamali talaga. At kapag nagkamali, huwag tumigil dahil ito ay isang sinyalis lamang na may dapat silang baguhin para marating nila ang gusto nilang puntahan. Inarintiya din ni Madlangbayan sa mga partisipante na huwag mag-alala dahil ang bagong administrasyon ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte at ang DTI ay magiging pursigido pa para tulungan ang mga micro-small entrepreneur kasama ang Go Negosyo para ipalawak sa ating mamamayan na ang pagninegosyo ay isang paraan upang matanggal ang problema sa unemployment at pagiging overseas worker. Para sa Radyo Bisyon, Biema Minyosa, Iligan City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Biema Minyosa. Pupuntahan natin ang Radyo ng Bayan Tuguegarao sa lalawigan ng Cagayan with Teresa Capot. Teresa, na imbagabigat kakabsat, konektado ka. Thank you, na imbagabigat kasama ang Francis. Nakatakdang magpadala ng kanilang mga tauhan sa Department of Foreign Affairs ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Sustu upang mag-aral ng iba't ibang lengguahe. Isa ito sa mahakbang na gagawin ng ahensa matapos matakasan ng 18 Vietnamese poachers nitong nakarang buwan habang nakakatitinin sa Port Irene sa Taan na Cagayan. Ayon kay Attorney Samuel Agaloo sa Bifar Region 2, mas mainam na matuto na iba't ibang lengguahe ang ina nilang mga tauhan, partikular na yung mga salita sa China, Vietnam at Taiwan, upang ang mga empleyado na rin nila magsisilbing interpreter o translator sa sandaling may mahuli-muling foreign poachers sa karagatang sakop na Pilipinas dito sa Region 2. Kadalasang kasi mga Chinese, Vietnamese at Taiwanese na nahuhuling na isla dito sa Lambang Cagayan. Nang tumakas kasi ang 18 Vietnamese poachers itong gabi ng June 30, isang babaeng Vietnamese na may negosyo sa bayan ng Santa Ana, Cagayan na naging regular na bisita ng mga ito na siyang naging kasabuat nila sa pagtakas at dahil hindi naman naintindihan ang nagbabantay ng taga-Philippine Coast Guard, ang usapan naman ito ay hindi na pinansin na noon pala ay nagpaplano na sa kanilang pagtakas. Para sa Radyo Bisyon, Teresa Campos, Tuguegarao City, Migda ng Bayan. Okay, thank you very much. Tuloy-tuloy na tayo at nako, eto na naman, eksakto en punto. Gandang umaga, Radyo Bisyon. Maulan po ba dito sa Calbayog City? Ano po ba ang kalagayan ngayon ng panahon sa buong rehiyon? Damo nga salamat, Junjun Kalong, Barangay Rawis, Vilmas Kitchen, Calbayog City. Konektado ka. Alamin mo na nga kay Amor, please. Ito na ang sagot. Live po sa Pag-asa DOST. Puntahan na natin ang ating kasamahan na si Amor La Rosa. Magandang umaga, Amor. Konektado ka. Good morning, Zarina at Ka Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Sa ngayon, binabantayan pa rin natin ang isang sama ng panahon o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Alas 4 ng umaga, huli po yung namataan ng pag-asa sa layong 370 kilometers east ng Borongan, Eastern Samar. Ayon kay pag-asa weather forecaster Jory Lois, malaki ang posibilidad na ito ay ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo, maaaring within the day o kaya naman ay bukas araw ng Sabado. Kaya patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV para malaman po natin ang development sa nasabing sama ng panahon.
Ang low pressure area na ito nakapalaw pa rin dito sa ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. At sa ngayon po apektado nito ang Visayas at ganun din ang bahagi ng Mindanao. Sa mga susunod na oras, paghandaan ng maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Dito yan sa buong Visayas, Mindanao at kasama rin dito ang Mimaropa. Ibig sabihin kabilang po dyan ang Mindoro, Marinduque, Romblon at probinsya ng Palawan. Same weather condition ang dapat paghandaan ng mga residente. Dito yan sa Bicol Region. At sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, kabilang po dyan ang Metro Manila, inaasahan naman natin itong generally fair weather condition. Ibig sabihin po nito, mararanasan po natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at meron lamang chances na mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Sa puntong ito, alamin naman natin kung may epekto kaya ang low pressure area sa agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin dito sa Luzon para sa Baguio City, 16 to 25 degrees Celsius. Habang dito naman sa Metro Manila, kahit meron tayong low pressure area sa loob ng ating boundary, mainit na panahon pa rin ang posibleng maranasan. Posible po yung umabot ng 24 to 34 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Visayas, inaasahan nga natin dito sa Kabisayaan ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Ang temperatura sa pagitan ito ng 24 to 31 degrees Celsius. At panghuli natin dito naman sa Mindanao area, sa mga residente ng Cagayan de Oro, asahan ninyo ang 25 to 32 degrees Celsius. Habang dito naman sa Metro Davao, 25 to 33 degrees Celsius. At para po dito sa Zamboanga, inaasahan naman natin ang possible high ay 30 degrees Celsius. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Bisyon. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa, DOST Media ng Bayan. Salamat, Amor La Rosa. Good morning. Regular akong nanonood sa inyo. Sana maipasa na ang FOI bill sa Kongreso at mawala na ang mga political dynasty at mahirap na maging corrupt. Alex ng Rizal. Ayos na ito, napirma na itong executive order. Alamin na lang natin. Executive order. Executive order ng Pangulong Duterte, yung FOI. Mm-hmm. Ngayon, dadaan siyempre, yung sa Kongreso is another thing. Yes. Okay, abangan natin yan. Never worry about the delay of your success compared to others because construction of a palace takes more than time than an ordinary building. From Sheena Sabandal, Nantandag, Surigao del Sur. Maganda itong sinabi niya. Do not worry about the delay of your success. Kung naaantala man ang iyong tagumpay, huwag kang mag-alala. Dahil yung mga palasyo nga, hindi lang isang araw, dalawang araw na ginawa. Mm-hmm. Ikaw, katulad mo, nakuha mo yung success. Words of wisdom pa rin ba tayo? Hindi. Inano ko lang, binigyan ko lang ng mas malayong, mas mababaw na kahulugan. Saka may maganda siya sinabi, huwag mo ikukumpara yung iyo. Hindi yun. Hindi yun ang ibig sabihin. Yung pagkakaantala, ikaw nagtagumpay ka na. Ito, okay. Isa pa. We accept the challenges in our life because we know at the end we can do it. Dapat yun. Positive talaga. Mura kay Pau-Pau. Talagang ginawa mo yan. Tagumpay mo. Siyempre. Okay. Tuloy-tuloy na tayo. At narito na ang ating special guest for today, Friday. Yes, Kap Francis. Ipakilala mo na. Kasama natin ngayon live sa studio si Dr. Jaime Ignacio, gastroenterologist mula sa NKTI at past president ng Philippine Society of Gastroenterology. Ang topic po natin ngayon ay yung pangalaga ng colon ng isang tao. Magandang umaga po, Dr. Ignacio. Magandang umaga po at salamat sa pagtanggap niya sa akin. Okay, at nagpapasalamat din kami at binigyan niyo ng puwang ang ating Radio Vision para mailatag po ang dagdag kamalayan sa ating mga kababayan kaugnay nitong hindi pa mas lalong kauna-unawa pangangalaga ng ating colon ng bawat santo. Ano po ba most common gastrointestinal diseases ang umiiral sa ngayon? Sa bansa po natin, ang pinaka-common ay siyempre itatawag na gastroenteritis, yung pagdudumi, lalo-lalo na sa mga bata. At saka sa mga may edad rin, sa mga buong lahat ng mga edad ay nagkakaroon ng gastroenteritis. Ito ang pinaka-common. Okay. At anong nagiging dahilan po niyan? Mga mikrobyo po yan. Sa mga bata, usually mga viruses. Okay. Sa mga adults, mga may edad, mga bacterial infections. Minsan, hindi maganda yung nakain nilang pagkain. Yes. Sisira ang kanilang
tiyan, yung sinasabi na siraan ng tiyan, yun ay gastroenteritis. Pero hindi naman po life-threatening. Sa bata po, pwede maging life-threatening. Dahil kapag ka nasobrahan ng dehydration, natuyot ang maaaring ikamatay ng lalo na yung mga maliliit na bata. Okay. So, Doktor, maliban sa pagdudumi, ano po yung kaakibat nitong gastroenteritis? Pwedeng magkaroon kung sobra yung nawala na fluids, masyadong natuyo, pwede kang magkaroon ng kidney failure. Dahil sa sobrang dehydration, mag-shutdown ng kidney, pwede kang ma-dialysis. Yun ang mga napaka-severe na mga komplikasyon ng dehydration dahil sa diarrhea, sa gastroenteritis. Wow! Ngayon ko lang nadinig yun. Ngayon ko lang, ha? Talagang yung pala na unang naapektuhan ang hindi po naman una, pero yun ang pinakamasamang epekto ng diarrhea. Ayun. Pero paano natin gagamutin or parang mauna ito nga gastroenteritis? Ang unang-una ay palitan yung nawawalang fluid sa katawan. Kapag ka masyadong nawawala, bibigyan ng oral rehydration kung hindi masyadong matindi yung dehydration. Or kailangan na swero, i-dextrose, i-intravenous fluids. Yun ang unang-unang dapat gawin. Mm-hmm. Yung antibiotics, bihirang gamitin yan. Gagawin lang yan kung may makitang mikrobyo talaga na siyang dahilan ng gastroenteritis. Pero, Dok, ina-advise nyo ba bilang talubhasa na payagan itong ating mga kababayan, lalo na yung mga hindi dito sa kalunsuran, sa mga kanayunan, sa mga far-flung, na gumamit pa rin ng mga traditional nating mga herbal-herbal? Meron po kasi mga herbal na nakakasira rin din dyan. Maaaring mag-diarrhea ka rin dahil unang-una yung mga herbal, hindi natin alam exactly kung ano mga components niya. Kaya mahirap po sabihin kung ako'y uminom ng herbal, ako'y nakakabuti, nakakasama. Mahirap sabihin yan. Hindi natin alam kung ano yun. Aha. Pero may mga herbal tayo, may mga medicinal properties, ano? Kaya lang meron hindi naman, identified. Yes. Ayun. Okay, Sharina. Mm-hmm. Doon naman po tayo sa colon. Di ba pinaka-common is colon cancer? Kasi ngayon po ba, paano i-describe yung dami na meron nito? Nung araw kasi, ang diet ng Pilipino, yung traditional pa, hindi masyado marami mantika, walang masyado processed meats, mababa lang ang incidence ng colon cancer sa Pilipinas. Pero lately, itong mga lipas na mga 20, 40 years, napansin sa mga pag-aaral na tumataas ang incidence at prevalence, yung dami na nagkakaroon ng colon cancer sa Pilipinas. Siguro, most likely dahil sa iba na yung diet natin. Marami tayong mga processed meats, mga mantika, marami tayong mga obese patients, mga overweight. At yun ang dahilan kung bakit tumataas ang colon cancer. So, itong processed meats na sinasabi yung mga kasama na ba dito, Doc, yung mga easy to eat food, yung mga instant? Ang mga processed meats po, yung hindi sariwa, yung nilagyan ng mga preservatives. Ako, delikado tayo dyan. Pre-nasis yan. Hindi ba, ikaw ba mahilig ka doon? Hindi ako mahilig sa noodles. Hindi, yung mga halimbawa, processed, tusino, yung mga ganun. Yan. Na merong mga additives, merong mga preservatives. Mm-hmm. Mahilig ka doon? Medyo, pero hindi sobra. Kasi nga aware ako na punong-puno nga daw ng preservatives yun. Pero Doctor, maliban doon sa mga nabanggit nyo yung pagkain, may iba pa bang nagpapatas ng chance para magkaroon itong colon cancer? Actually, maraming tinatawag natin mga risk factors kung bakit pwedeng tumaas ang risk ng colon cancer ng isang tao. Unang-una ay genetics, yung isipin, minamana yan. Kaya pwedeng merong kayong kamag-anak na close relative, kunyari magulang, na kapatid na nagkaroon ng colon cancer, yan, magpapataas ng risk yan. Okay. Ang isa pa ay pagkain na sobrang dami ng mantika, yung oily, fatty food intake, nakakapagpataas ng risk yan. Hindi masyadong gumagalaw yung sedentary lifestyle, kung tawagin. Mm-hmm. Yung walang exercise, upo ka lang all the time. Pagiging overweight ay isa rin. Pagsisigarilyo po at saka sobrang alkohol ay nakitang maaaring magtaas din ng risk ng colon cancer. At yung parang nasilip ako ni Doc. Sinumbong mo ko kay Doc. Hindi ah, kasi naman age. Biso, ayan na. Makinig na kay Doc. Ano ba sa mga age? Anong prevalent
sa age ng isang tao? Age na maaring magkaroon. Siguro po mga 50 and above. Pagka 50 and above, dyan tumataas ang risk ng pagkakaroon ng colon cancer. Pero meron tayo mga nakikita. Ang huli ko nakikita ang colon cancer, 25 years old. Pero yun po ay napaka-exceptional yun. Hindi pangkaraniwan. Ang usual mga 50 and above. 50 and above. And how can you prevent that? Kung halimbawa, may mga palatandaan ba na meron na o nagkakaroon na? May sintomas. Ang mga sintomas po, depende sa stage yung sa lala nung colon cancer. Kung nag-uumpisa pa lang, halos wala kayong mararamdaman. Okay. Pero nag-uumpisa yan usually bilang mga polyp, yung mga kuntil sa bituka. Maliliit yun na halos talagang walang nararamdaman. Minsan nagdudugo at yun ang magbibigay ng idea sa pasyente na maaaring may nangyayari hindi maganda, pupunta sa doktor. Pero kapag ka bago pa lang yung colon cancer, umpisa pa lang, wala sintomas yan. Pagka late na, maaari pong nagdudugo na, nagdudumi ng may dugo, nagiging irregular na yung bowel movement frequency, pumapayat, at saka namumutla. Ayun. Ang pagsakit ng tiyan ay late symptoms po yan. Pag sumakit na yung tiyan, napaka-advanced na siguro yung kanyang kwan, colon cancer, at maaari na magbara doon sa daanan ng dumi. Ayun. Mm-hmm. Okay. So, anong may advice natin, lalo na sa mga kabataan ngayon na going to that age or stage? Ano may papayo natin, Dok? Yung pong aming pangkat, yung grupo namin ng mga gastroenterologists, ina-advocate po namin na magandang magpa-examine ang isang tao, kahit babae o lalaki, kapag sila'y umabot ng 50 years old na. Ang pinaka-best test po dyan sa mga kanayunan natin, wala namang mga pasilidad, ay magpa-stool test for occult blood, yung tinatawag na occult blood. Titingnan lang kung merong kahit konting-konting bahid ng dugo sa dumi. Yun ay pinakamadali, pinakamura. Hindi naman test. Expensive, ano po? Hindi po mura. Maraming klase ng stool test for occult blood, pero sa mga countryside, sa kanayunan, maaaring yung ordinary stool test lamang na for fecal occult blood test, patawagin. Sa mga syudad naman, na maraming pasilidad, ang pinaka-effective po sa lahat, ay tatawag na colonoscopy. Meron pong instrumento na... Expensive na yun. Hindi po naman. Pero kung i-consider nyo, yung mas advantage... Yung accuracy. Accuracy at saka advantage. Ang colonoscopy po lamang ang maaaring magpababa ng death rate, yung probabilidad na ikamamatay mo ang colon cancer sa lahat ng treatment ng colon cancer. Kahit po operasyon, or chemotherapy, colonoscopy lamang ang pwedeng magpababa ng, magpa-improve ng survival rate. Mm-hmm. Yung pong chances na ikaw ay mabubuhay sa colon cancer. Okay, pero kinakailangan po ba naka-admit ka sa hospital doing so? Sa colonoscopy. Hindi po naman. Kadalasan ng colonoscopy ay outpatient. Outpatient, lang. Okay. Doctor, yung L. Moranis daw po and yung inflammatory bowel, ito po ba nakapagpatas ng chance din? Okay. Ang almoranas, dalawang sakit yan. Almoranas ay mga lumulubong ugat doon sa labasan ng dumi natin, yes, sa puwit. No? At ito'y maaaring magdugo, maaaring sumakit, maaaring ma-inflame. Hindi po yung nagpapataas ang risk ng colon cancer. Okay. Yan ay napakadaling gamutin sa mga gamot or minsan kailangan operahan kapag ka talagang malalaki na. Yung inflammatory bowel disease, ito po ay hindi rin pakaraniwang sakit sa Pilipinas. In fact, nung araw, hindi namin sigurado na merong inflammatory bowel disease sa Pilipinas. Pero lately, marami na po tayong nakikita ng inflammatory bowel. At ito po ay maaaring magpataas ng risk ng colon cancer sa isang tao. Yung pong inflammatory bowel disease ay tinatawag na Crohn's disease or ulcerative colitis. Yung po ay mga hindi pangkaraniwang sakit sa Pilipino. Pero meron din tayong mga nakikitang ganon. Pagka na-diagnose kayo ng meron kayo ng ulcerative colitis or Crohn's disease, magandang mabantayan ng masusing pagbantay dahil maaari maging cancer yon later. Pero inflammatory, ano po ba yung nararamdaman? Parang colon cancer din yan. Matagal madalas ang pagdumi, may dugo, masakit ang tiyan. Hindi pa po cancer yung inflammatory bowel disease. Maaari lang mauwi sa cancer. Pero yung cancer of the colon,
Ano po ang ano mapiprevent pa ba natin yun once na nandito na? Maganda pong punto yan. Dahil ang colon cancer ay isa sa mga preventable diseases. Ayun. Maaari nating maiwasan ito. Hindi ba katulad ng mga ibang cancer na walang warning. Pag sinabi gano'n, terminal na. Ano? Oo, yun. Mm-hmm. Ito yun po, na pwede nating ma-prevent sa early detection. Yun ayun, na. Okay. Pagka maagang na-discovery, maaring maagang magamot, maaari pong gumaling. Kaya ang pinakamaganda ay magpa-screening yung tawagin. Yung screening colonoscopy ang the best na examination po dyan. Okay. Para mahuli mo ng maaga ang isang colon cancer at madaling magamot. Okay, Doc. Meron ba kayong pwedeng hotline na iwanan sa ating mga viewers and listeners para if ever makahingi sila ng tulong sa National Kidney and Transplant Institute sa Department of Gastroenterology para po sa maagang detection? Opo. Ang Department of Medicine po, Section of Gastroenterology ng National Kidney ay pwede niyong tawagan doon sa trunk line ng National Kidney. Ah, okay. 981-0300 or 981-0400. E papakonect na lang doon sa... Trunk line po yan, siguro, kung sinong gastroenterologist ang pwedeng sumagot at that particular time pwedeng magtanong. Ayun. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Ignacio. At kung sakasakali po, gagambalain namin kayo paminsan-minsan kung may mga katanungan pa hinggil po sa gastrointestinal diseases. Ano po? Okay. Salamat din po. More power. Magandang umaga po. Mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo. 52 minutos, 22 segundos. Makalipas ang alas 6 at puntahan natin at paraanin na Zarina ang ikalawang si Kwada ng ating provincial roundup. Narito na po ang Tayo Gradyo ng Bayan kasama si Grace Acuar. Magandang umaga, Grace. Konektado ka. Yes, magandang umaga din kasamang Darina at kasamang Francis. Pinalakas ang involvement ng provincial at local government unit sa flood management kung saan sumayan kamakailan ang mga local disaster managers sa hydrometeorological study sa San Roque Power Corporation sa San Manuel, Pangasinan. Sinabi ni Pangasinan Disaster Risk Reduction and Council Executive Officer Colonel Rodin Lucien Baruro na ang ginawang dalawang araw na information education and communication campaign and coordinating conference ay nakaangkla pa rin sa konsepto na calamity response ni Governor Amado Espino III ng Pangasinan. Ayon sa opisyal, sinagawang pag-aaral na ito upang pabigyan ng kaalaman ng mga disaster managers sa probinsya patungkol sa dam operations, flood and weather forecasting at inaral din kung paanong pagpapatakbo sa San Roque Dam at alin pa ang mga ahensya ang kabahagi sa operasyon nito. Ayon kay Uro, bilang bagong halal na Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Federation President, ang naturang pag-aaral na isinunod sa sinagawang Basic Incident Command System First Training ay paraan upang mabigyan ang mga city at municipal disaster risk reduction and management officer ng kapabilidad upang makatayo sa kailang sarili at magkakatuwang na hakbang tungo sa mas handa, respondent at resilient Pangasinan sa gitna ng banda ng kalamidad. Para sa Radyo Vision, Grace Acuar ng Radyo ng Bayan Tayo, Pangasinan, Media ng Bayan. At Grace Acuar. Okay, oy, siya nga pala, Zarina, siguro magandang madinig na rin sa atin ang ating mga listeners and viewers nationwide, worldwide, na siguro dapat katukinan natin at ipagbigay alam natin sa ating mga kababayan na itong Miss Universe Beauty Pageant ay nako sigurado na dito na gagawin sa Pilipinas come January next 30, year. Yes, January 30, 2017. Biro mo, tayo ang host ngayon, 2017. Wala pang place, ano? Wala pa. Pero the fact na confirm na dito na gagawin ang beauty pageant. Yes. Wow. Pero ang gagastos, ang private sector. Private sector, walang gastos daw ang pamahalaan. Kaya nga. Sila lahat. Excited kasi mag-i-sponsor sila. Yes. They will be sponsoring the whole event na dito gagawin from... Naku, ang saya niyan. Mm-hmm. Ikaw hindi ka pa nasali, no? Hindi. Sayang sana. Na, tama na. Ano kaya, Anthony Gregg? Pwede naman na maging isa sa mga candidate. Pilipinang-Pilipina, di ba? Mm-hmm. Parang lumad lang, di ba? representing lumad. Representing. Yan naman kayo. Yun na nga sinasabi ko. Oo. Okay. At aside from doon, sa Monday po magsisimula ng Ilunsad ang ating 8888 helpline ng gobyerno. Okay. At 9
1-1-1 for so emergency. So yung 8-8-8 para po sa mga corrupt na opisyales or kung ano man mga problema sa gobyerno. Then yung 911 emergency. Emergency, disaster. Pero, please, don't make any prank messages or call. Hindi kasi biro yun mati-trace. Eh. Hindi, mati-trace daw nila. Mati-trace nila. Inako, kahit na huwag nyong gawing biro na magsusumbong o magpaparating ng kung anong mga kalokohan o mga eskabeche lang yan. Mati-trace po kayo at nako. May kaukulang parusa. Ang tanong lang nila dito, Sarina, libre daw ba o may bayad? Ayun. Hindi pa natin alam. Sa Lunes natin malalaman. Malalaman natin sa Monday because August 1st, ang effectivity... Pwede pa natin subukan on Monday? Ay, di subukan. Ha? Oo, masasagot sa Monday. Masasagot natin sa Monday yan. Lahat yan sa Monday natin sasagutin. Oh, may guest tayo. Okay. Oo, ihabol mo na yan. Ito po, maayong buntag sa tanan, PTV 4 Radyo na Bayan. Please greet us here in Cebu, Mikmik, and Cabo, and Harivi ng Kisagan. Maraming salamat po. Good morning po, Ma'am Zarina from June of Nueva Ecija. Magandang umaga sa'yo. Good morning, Idol. Please greet my sister Luz Anarna Santos. It's her 70th birthday. Happy birthday po. If possible, through the years, i-dedicate ko sa kanya. Thanks, Idol. God bless from her loving brother, Attorney Irenio Anarna na silang Cavite. Okay, may pahabol dito. Good morning, Ka Francis. Pakigreet po ninyo ang presidente ng Mindanao Food Products and Holdings Incorporated, Mr. Nelson Robles ng Panabo City, at si Engineer Rene Dumlao ng Project Coordinator at COO. Thanks po and God bless, coming from Rolly Santa Ana. Thank you. Okay, good day, sir. Ma'am, please, humingi ako ng number ni Madam Persida Acosta. Ang number niya, 0919-262-5190. 0919-262-5190. Personal po yan. At maaari nyo siyang makontak anytime. Mayong buntag ka, Francis. Ray Salek, Salake, Cebu, South Cotabato. Good morning, sir, ma'am. Kahanga-hanga talaga ang Pangulong Duterte from Rowena Salvacion ng Tawi-Tawi City. And lastly, okay. Good AM po. Sana ibalik ang curfew sa Maynila at Karating, Manila. Rivera ng Tondo, Manila. And with that, Zarina. Yes, babating ko po muna ng happy birthday si Merlin Gabilo ng Radyo ng Bayan. Yes, at saka po si Chelsea Corpus. Batanes, Radyo ng Bayan, Batanes. Ah, Batanes, wow. Okay. At saka si Chelsea Corpus ng Motalban Rizal from Vicky Corpus ng Network Division ng PBS Network. Happy birthday po. Happy birthday. At yan, gusto ko na po magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Luzuegro. At ang inyo pong kaagapay sa ngalan ni Audrey Gorisetta at ng Radyo Vision Family. Francis Cansino po, nag-iwan ng isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a beautiful and blessed weekend ahead of us. God bless. See you next month. August month. Thank you.